Hello mga kamartilyo, magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Andito naman tayo sa channel natin para magbigay tayo ng mga tips sa mga baguhan, doon sa mga gustong matuto ng mga gawaing loob ng bahay o sa labas man ng bahay. Mga kamartilyo, andito yun ngayon yung pinangako ko sa inyo na magbibigay ako ng tips tungkol doon sa pag-varnish na, peaking varnish na acrycolor. Kasi ang normally talaga mga kamartilyo, ang inaaspin nila yung oil wood stain. Yun ang sa mga unang gawain yun talaga ang tinitira ng mga pintor. Pero ngayon mga kamartilyo, ang daming technique ngayon sa mga pintor na pwede mong gagawa ng mga paraan kung paano yung magandang i-haspi sa ating mga kabinet o table man. O pader man, pwede natin gawin. Kagaya itong mga pader na to, pwede natin gawin na kahit bato yan, pwede natin gawin na kahoy. Haspihan mo lang na mukhang kahoy, magiging kahoy na yan. Kaya ngayon, kamartilyo, ang tatalakayin natin ngayon tungkol dun sa pangako ko na kung paano maghaspi ng acrycolor na sa ating mga kabinet. Kung halimbawa mayroong magpapagawa sa atin, tuturo ko sa inyo kung paano ang diskarte na makapag-haspi kayo na acrycolor. Kasi marami nang marunong matuto ngayon yung mga kamartilyo. At saka marami rin nagkukumi na pangit daw yung acrycolor. Siguro, hindi ko alam kung nakapag-try na sila ng ganun. Pero yun ang mga sinasabi na madali daw mabakbak. Pero 100% mga kamartilyo, kung ginagawa ko na yan, matagal ko nang ginagawa na hindi talaga basta-basta mabakbak yan. Kasi iipitin mo naman siya ng top coat. Una-una, may sanding sealer. Pangalawa, yung clear gloss. Paano mo pa maukit yan? Kaya nga, dito na kamartilyo, isimulan ko na kung paano mag-haspi ng, peaking haspi ng acrycolor. Una kamartilyo, ang gagawin mo niyan ngayon, yung halimbawa, pinto ng kabinet yung gagawin mo, o 50 cm man yung ano yung laki ng kabinet, mamasilyahan mo ng lacquer spot putty para maganda kasi ipundo ang lacquer kamartilyo kasi kapit na kapit sa kahoy yan. Hindi kagaya yung mga ibang masilya na medyo maluwag yung kapit sa kahoy. Ang ako kamartilyo, ang tinitira ko talaga yung lacquer spot putty, ito yan yung tinitira ko. Hindi ko na hinahaluan ang patching compound niyan mga kamartilyo. Pag medyo malapot yan, lalagyan ko lang ng lacquer thinner. Yun ang pampalapsaw dun sa lacquer spot putty. Yun ang kamartilyo, di ba? Pag namasilya mo na ng lacquer spot putty, patuyuin mo yan. Masilyahan mo yan ng dalawang coating. Dalawa. Kung medyo maluwag sana yung may-ari, kung medyo galante yung may-ari, pwede ka rin mag-request ng lacquer primer surfacer. Yun ang una mong ibuga bago mo masilyahan ng lacquer spot putty. Medyo makatipid ka sa masilya. Pero kung medyo kuripot yung mayari, huwag mo na pagastusin para naman matuwa doon sa ginawa mo na hindi siya nakatipid siya, hindi siya gumastos na malaki. Kaya una, ito na kamartilyo, pag natapos mo ng masilyahin ng mga dalawang coating yung ano natin, yung kabinet natin, pag namasilya mo na nung lacquer spot putty, lilihain mo yan kamartilyo. Lilihain mo ngayon. Ang gamitin mo liha 120 na sandpaper. Ito yung gagamitin mong liha dyan. Pag na-finish mo na kamartilyo, hapyawan mo siya ng liha na 400 para pinong-pino yung masilya na wala siyang guhit. Kasi ang 120 kasi kamartilyo, medyo guguhit pa yan. Pero pag naliha mo na ng 400, to, hindi na yan guguhit kasi pinong-pino na yan. Tapos kamartilyo, pagkatapos mo ng lihain yung masilya mo, yung pati mo, pupunduhan mo ngayon yan ng latex. Flat latex at saka paghaluin mo yung semi-gloss latex. 50-50 ang kamartilyo, haluin mo. Kasi pag puro flat latex ang i-ano mo dyan, madaling matutuyoan ka ng
paghaspi, yung acrylcolor mo madaling mabilis matuyo yan. Kaya kailangan na haluan mo siya ng semi-gloss latex para hindi siya mabilis matuyo. Kaya 50-50 ang timbre yan. Pagkatapos kamartilyo, kung ano yung gusto ng kulay ng may-ari, kung mahogany man o maple o ox man siya, timplahan mo yung pampundo mo ng mas malapit na kulay doon. Halimbawa, maple, medyo may pagka-anuhan mo na ng medyo may pagka-dilaw-dilaw na siya para hindi na siya, hindi ka na mahirapan mag-haspi ng kulay kasi may kulay na yung pundo mo. Pagkatapos na kamartilyo na, punduhan mo na, patuyuin mo yung pundo mo, tapos hapiyawan mo na ng konti liha para mawala yung medyo matalim-talim. Haspihan mo na ngayon yan. Ang gagamitin mo naman na panghaspi kamartilyo, itong brush na number 4 na brush. Tapos, ibabrush mo yung kamartilyo, pero ang ihaspi mo yan, yung basahan na medyo magaspang. Yung kung may medyas na magaspang kamartilyo, i-stacking, yun ang magandang panghaspi sa latex natin. Kasi talagang guguhit siya. Malaki yung guhit niya, hindi kagaya nung pag basahan kasi na makinis, dadapa yung haspi natin, pangit, hindi siya buhay yung haspi. Titirahin mo ngayon yung ano, pero portion-portion mga kamartilyo ang pag ano. Halimbawa, tinira mo ng brush na isang guhit mula dulo, papuntang kabilang dulo. Huwag mong brushin lahat yan kasi matutuyo ang ganyan. Portion lang, number 4 lang, yung anong lapad ng brush, yun lang. Kung kaya mo naman ano, kahit dalawang brush. Pero ang mas maganda para hindi ka matuyuan, isang brush lang. Isang guhit ng brush para pag mga baguhan kasi hindi pa marunong magdiskarte kung paano niya pabilisin ang paghaspi. Saka kamartilyo, yung acrylcolor, medyo lapsawan mo lang, timplahan mo ng tubig para hindi mabilis matuyo. Tirahin mo ng brush, tapos dun mahaspihan mo na ng basahan na medyo magaspang na basahan. Tapos, pagkatapos haspi, brush ulit, haspi ulit, tapos brush ulit, haspi ulit, hanggang matapos siya. Pag natapos na kamartilyo, haspihan natin, patuyuin natin. Pag natuyo na yung kamartilyo, huwag mo lihain ha, kasi magagasgas yung hinaspi mo. Ang gagawin mo, patuyuin mo, tapos titirahin mo ngayon ng, ipitin mo na ngayon ng sanding sealer ito. Bubugahan mo ng sanding sealer. Mga tatlong patong yung kamartilyo. Sanding sealer. Portion-portion yan. Tuwing isang buga, isang patong na sanding sealer, liha. Ang gagamitin mo naman na liha kamartilyo, itong 400. Ito. Pagkatapos na lihain mo kamartilyo, buga ulit, tapos liha ulit. Pagkatapos mo buga ulit ng sanding sealer, liha ulit, tapos pangatlong buga, pangatlong patong, last na patong kamartilyo, pagkatapos mo lihain yung pangatlong patong, bubulihin mo ngayon ng basahan. Kukuha ka ngayon ng basahan, yung makinis na basahan, huwag na yung magaspang kasi gagasgas yung varnish natin. Di ba may mga bilog ngayon na basahan na yung round na basahan? Anuhin mo yan, bibilogin mo yan, tatalian mo yung pinakandulo niya, siyempre magiging bilog yung ilalim, ganun. Yun yung sasawsaw mo doon sa itong sanding sealer, sasawsaw mo bago ibubuli mo yan. Bubulihin mo yan kamartilyo para dumapa yung ating sanding sealer. Kasi pag hindi mo binuli yan kamartilyo, yung buga kasi natin minsan, hindi pantay yan. Mayroong medyo matambok. Kaya kailangan nating bulihin para dumapa yung ating ano, para pag natuyo yung kamartilyo, makinis na makinis yung varnish natin. Pag hinawakan mo yung parang salamin yan, nakadulas. Kasi pantay na pantay siya. Pagkatapos mga kamartilyo na mabuli mo na, patuyuin mo na yun. Kasi papatungan na natin ng tapkot itong clear gloss. Yung clear gloss ngayon ang ating ilalas coating sa mga kamartilyo. Pero ang proseso ng clear gloss, ganun pa rin. At saka mga kamartilyo, nalimutan ko dun sa sanding sealer kamartilyo, yung sanding sealer pala na in-apply natin.
nakalimutan ko sabihin sa iyo na haluan nyo ng locker thinner at saka locker flow. Kasi mga kamartilyo, malapot kasi yun. Hindi yun basta ibubuga lang ng diretso kasi nagbubuo-buo yung ano natin sanding sealer. Sorry, hindi ko nabanggit kanina. Kaya kailangan lagyan natin ng locker thinner at saka locker flow. Bali, ang karami niya mga 20% na locker thinner at saka 20% din na locker flow. Yun ang ihalo natin doon sa ating sanding sealer. Oh, sorry kamatilyo, ngayon ko lang naibanggit. Dito na ngayon tayo sa clear gloss. Ganun pa rin mga kamatilyo. Pag nagtimpla kayo ng clear gloss, haluan nyo rin ng locker thinner at saka locker flow. Kung ano yung ginawa nyo sa sanding sealer, ganito rin yung gawin nyo sa clear gloss. Kaya mga kamartilyo, ang proseso ganun pa rin. Bugahan mo ng clear gloss, tapos patuyuin, lihain, gamitin yung liha na 400. Tapos pangalawang patong kamartilyo, kasi tatlong coating ulit siya, pangalawang patong, hanggang dun lang yung liha nyo. Pagkatatlong patong kamartilyo, last coating na, huwag nyo nang lihain kasi finish na yun, hindi mo nabubugahan ulit yun. Pang ano, last coating na yun. At saka kamartilyo, yung clear gloss na last coating, lalagyan nyo ngayon ng locker flow na medyo dagdagan mo yung locker flow na marami-rami. Mas marami siya dun sa locker thinner. Mas marami yung locker flow kesa dun sa locker thinner. Yun last na buga. Pagkatapos yung bugahan ng kamartilyo ng last coating nyo, dagdagan nyo yung locker flow, patuyuin nyo yan. Huwag nyo yung galawin mga kamartilyo habang hindi siya natuyo. Kasi pag nagbakat kasi, halimbawa, mayroon kasi minsan tayo pag nagbuga tayo na hahawakan natin, kala natin tuyo na. Huwag nyo yung gawin yun. Paabutan mo siya mga 2 hours o isang oras man. Isang oras, tuyo na yan. Kaya para sigurado, mga 2 oras para hindi nababakat yung kamay mo. Kasi pag makapal kasi, medyo matagal din yan tumigas yung ilalim. Tuyo yung ibabaw pero yung ilalim malambot yan. Was na magkaroon kayo ng aksidente na magasgasan yung barnis nyo mga kamartilyo, yung top coat nyo. Halimbawa, last coating tapos na laglagan mo ng kapirasong dumi dyan. Siyempre, tatanggalin nyo yun. Ukitin nyo lang ng yung matalim na bagay, tanggalin nyo tapos hapyawan nyo ngayon ng ano. Kuha kayo ng brush na maliit. Yung Camel na brush kamartilyo kasi malambot yun. Sausaw nyo sa locker flow bago ihapyaw nyo lang na matanggal yung pinagbakatan ng nalaglag ng mga bagay, kung ano mang nalaglag na bagay, para ma-retouch mo yung bago mo, bugahan mo ulit ng clear gloss na para doon sa yung binuga mo pang finish, yung pa rin ang ibubuga mo para mawala yung gasgas na gasgasan ng halimbawa kung ano mang nalaglag. Doon tayo kamartilyo, di ba, na paliwanag ko na sa iyo lahat. Tapos na tayo doon sa mga ano. Yun lang kamartilyo gawin nyo. Sigurado doon sa mga baguhan, hindi nila kabisado kung paano gumawa ng mga ganyan. Sundan nyo lang yung mga sinabi ko mga kamartilyo, mga kalagari. Kung masundan yun, 100% na matututo kayo. Sana may natutunan kayo mga kamartilyo doon sa mga paliwanag ko. Kung hindi man nyo, kung mayroon kayo hindi naintindihan, mag-comment kayo sa baba para masagot natin ng maayos yung mga hindi nyo naintindihan sa paliwanag ko, kasi hindi naman tayo ganun ka ganda magpaliwanag, kasi alam mo naman na hindi tayo perfect magpaliwanag sa mga ganun. Pero lahat na pag-aralan lahat yan para matuto kayo. Mag-comment kayo sa baba para masagot natin. Sana kamartilyo, may natutunan kayo sa mga tip ko sa inyo. At sana kung bago pa kayo dito sa channel ko mga kamartilyo, mag-subscribe na kayo at pindutin na rin ninyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong upload natin. Maraming salamat mga kamartilyo. Bye-bye!